Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aking bahay na pinili ay nagpapalain lagi na ang pangalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Patiin ho natin ang mga katabi muna natin. Good evening. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagpaparangal, pagbibigay ho ng pagmamahal sa unang beses na pagdalaw ng imahen, National Pilgrim Image of the Our Lady of Fatima sa ating parokya. Palakpakan natin ang ating mahal na birhen ng Fatima. Alam mo ninyo, meron ako isi-share sa inyo. Kahapon, kasama sila Tito Ronald at ang ilang mga miyembro ng ating PPC at community, sinalubong ho natin ang pagdating ng imahen mula sa Valenzuela. Doon ho kami sa may pumwesto, sa may ospital ng Maynila. Meron hong guidelines na ibinigay sa ating worship kila Kuya Alvin. May binigay na guidelines ang National Shrine of Our Lady of Fatima sa kung paano tatanggapin, dadasalan at ipagdiriwang ang pagdalaw ng imahen. At isa po dyan ay yung papasanin, no? Yung pong imahen mula ho dun sa ospital ng Maynila, ibinaba at ilang mga kalalakihan ang magpapasan. O, siyempre, si Tito Ronald bilang PPC President, siya ay nauna. Sabi ko, parang nakakayanan, parang ang sarap naman sumama. So, nagmagaling naman ako, no? Sumama ako, sabi ko, magpapasan din ako. Mula ho doon, 10:30 ng umaga, tirik ang araw, inikot ho namin hanggang Bangko Sentral, papunta ng Century Hotel, pabalik ho dito.
Hanggang ngayon, may plaster ho ang balikat ko. Sa sakit ho, no? Eto mga kalokohan, itong mga to sabi nila, alam mo, Father, pag daw mabigat, makasalanan. Ha? Pag mabigat daw ang buhat, ito Ronald, mabigat ba? Mabigat ano? Makasalanan tayo. Ano? Sabi nila, pag daw mabigat yung pasan, makasalanan. You know, minsan, ganyan tayo, no? Kapag daw ikaw'y nahihirapan, makasalanan. Kaya ikaw naman, dati nga ho, sa komunyon, eh, bata pa lang ho tayo, pag daw dumikit yung ostya sa ngalang-alam mo, makasalanan ka. Kaya ikaw pa nagkukomunyon ka, dahan-dahan at ingat na ingat ka. Ang dami nating paniniwala, kasabihan. Binibigyan natin ng kahulugan yung mga paghihirap natin sa buhay katumbas ng pagiging makasalanan natin. Eh parang walang nagbago. Para tayo nung panahon pa rin ni Kristo na ang tingin sa mga makasalanan o ang tingin sa mga may sakit ay makasalanan. Tandaan ho natin mga kapatid, minsan pang sinabi ni Kristo, bahagi ng pagsunod ninyo sa akin ay ang pagpasa ng krus. Ay ang pagdaranas ng hirap, ng pasakit, ng sakripisyo. Kaya nga ang turo naman so sa atin, kapag tayo po ay gumagawa ng sakripisyo, inaalay natin ito. Kapag ikaw ay nakakaramdam na meron ko na naman pinapasan, pasan-pasan mo na naman ang problema ng pamilya. Pasan-pasan mo na naman ang problema ng kapatid mo. Pasan-pasan mo na naman ang mga anak mo. Pasan-pasan mo na naman ang pangangailangan ng magulang mo. Pasan-pasan mo na naman ang paghihirap ng ibang tao. Inaalay yon. At isa lang ang turo ng ating mahal na ina. Panalangin. The most powerful weapon in life is prayer. Paulit-ulit kong sinasabi, more prayer, more power. No prayer, no power. Panalangin ang pundasyon natin sa buhay. Kaya sabi sa ating unang pagbasa o sa ating ikalawang pagbasa, naibigay na ang pundasyon. At si Kristo ang pundasyon ng buhay natin. Kapag hindi matibay ang pundasyon ng isang bahay, madali itong masisira. Kapag nasira ang pundasyon ng pamilya, magkakawatak-watak. Kaya ipinapaalala sa atin ang pagbasa, si Kristo ang pundasyon ng buhay natin. Kaya kung ang buhay natin ay nakatayo sa kayamanan lang, sa pera, sa kasikatan, sa luho, sa karangyaan, madali tayong masisira. Kaya konting pagsubok lang, bumibigay ka na. Konting paghihirap lang, umaayaw ka na. Kasi nga mali ang pinagtatayuan ng iyong buhay. Kaya sa lahat ng aparisyon ng mahal na birhen, kagaya sa Fatima, isa lang ang kanyang paanyaya, isa lang ang kanyang panawagan, repentance. Magbalik loob kayo sa aking anak. Lumapit kayo sa aking anak. Sapagkat alam ni Maria, siya ang tunay na pundasyon ng buhay natin. Ipinagdiriwang ho natin ngayon, hanggang ngayong gabi, ang kapistahan ng pagtatalaga sa Lateran Basilica. Lateran, kaya ho Lateran ho dahil ang pangalan ho ng pamilyang nag-donate ng property na iyon sa simbahan ay Laterani Family. At ang Lateran Basilica sa Roma, ang siyang tinatawag na Mother Church of the Archdiocese of Rome and the entire world. Alam niyo ho ang simbahan na ito, maraming beses nang nawasak, pero maraming beses ding binuo. At ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Huwag nating kalilimutan, sabi ng ikalawang pagbasa, ang ating katawan, ang templo ng Panginoon. Ang ating katawan, ang templo, tahanan ng Diyos. Kaya habang pinagninilayan natin ang pagtatalaga sa Basilica sa Roma, tanungin natin ang sarili natin, higit pa sa bahay na bato, higit pa sa simbahang bato, anong ginagawa mo sa simbahan, sa katawan,
sa templo ng Diyos. Yang katawan mo. Paano mo iniingatan? Paano mo nire-respeto? Paano mo iginagalang? Nung nagmisaw ako sa baklara nung Miyerkules, may isa akong magandang tanong. Kasi ho, ang misa ko nung Miyerkules sa baklaran, yung last mass, 6:15 ng gabi. Yun na pala ang huling misa kasi afternoon, benediction na. So karamihan ho, kasi iba-iba pang oras ko magmisa dun sa baklaran, pero pag gabi, kitang-kita ko na ang pinagkaiba. Panagmisa ko sa umaga, kitang-kita mo, fresh na fresh pa. Parang ang saya-saya pa nila. Pero panagmisa ka na sa gabi, kitang-kita mo na, hulas na, pagod na. Kasi mga galing trabaho eh. Kaya pagod na. Kaya ka napagod, kasi nagmahal ka. Kasi tumulong ka. Kasi nagmalasakit ka. Kasi nagbigay ka. Kaya pagod ka. At bahagi po yun ng ating pagsunod kay Kristo. Pero huwag nating kalilimutan, araw-araw, bigyan man tayo ng mundo ng 10 dahilan para umayaw na. Araw-araw, bibigyan ka ni Kristo ng 100 paraan para lumaban pa. Kaya nga yung pagdalaw ng ating mahal na ina ay parang pagdalaw ng isang tunay na nanay na nagsasabi sa ating anak, kung pagod ka na, magpahinga ka muna. Magpahinga hindi dahil ayaw mo na. Magpahinga dahil lalaban ka pa. Dahil mabubuhay ka pa. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, mamaya ho, pagkatapos ng ating misa, huwag muna kayo uuwi. Di ko alam kung naririnig nyo na ho sila, naghahanda na ho ang ating music ministry. Samahan natin ang ating music ministry sa isang maikling harana kasabay ng Santo Rosario para kay Maria. Punuin natin ang bahay nating ito ng awit ng pag-asa, ng awit ng pagpapahinga, ng awit ng pag-ibig. Kaya sa misang ito, mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, ipagdasal natin ang sarili-sarili nating mga tahanan. Sabi nga, everything begins at home. Sa tulong ng panalangin ni Maria, nawa sa araw na ito at sa mga darating na araw, muling magsimula ang pagmamahalan, ang paghilom, ang pagpapatawad at pagbibigayan sa ating pamilya. Amen.